Yo, what is good? Welcome back to Josh on Point, mga pare. So kung nakita niyo na yung thumbnail, alam niyo na siguro yung pag-uusapan natin is ito yung latest issue ngayon, no, sa social media. Yung video ni Matteo Guticelli sa pag-unbox niya ng PS4. Papanoorin natin yung video and sasabihin ko rin yung opinion ko kahit walang nanghihingi. Kaya kung ready ka na, ano pa hinihintay natin? Let's go! So, usap-usapan ngayon sa Facebook. Actually, sa Facebook ko nakita to, no? Yung pag-unbox ni Matteo Guticelli do sa PlayStation 4. Okay na. Sobrang nag-trending siya. And nakita ko yung video niya sa YouTube. Umabot na ng 1 million views. Mas marami yung dislike sa like. Ibig sabihin nun, mas marami yung mga naapektuhan siguro dun sa pag-unbox niya. Sa mga hindi pa nakapanood, sabay-sabay natin papanoorin at magre-react ako. Okay. Alright guys, what do we have here? We're gonna be unboxing something very, very cool. We've got, let me take this out. Ta-da! So a few weeks ago I tweeted in my Instagram story. Dahan-dahan naman pre, pagka ganun, boom boom. Na smackdown yung PlayStation, pagkalapag, boom boom. Isang ganun eh. Sige, tuloy natin. I wanted PS4 and I was asking people where to get PS4. Anyways, I got a PS4. Nice. So the PS4 I decided to get was PS4 Pro. Pero bakit kaya bumili pa siya ng PlayStation 4, no? Lalabas na yung PlayStation 5, I think, bago mag-December. Kasi pinost ko yun sa Facebook ko na lalabas na yung PlayStation 5. So, hindi ko alam kung bakit niya binili yung bakit pa siya bumili ng PlayStation 4. Siguro hindi lang siya updated or ganoon na talaga siya kayaman. Wala siyang pakialam basta bibili siya. So, yun lang. First game line. What's that? The game we have here. PS4. Ooh, Gran Turismo. Gran Turismo, okay. Gran Turismo. Boom. Final Fantasy. Oy, bago. Boom. Oy, dahan-dahan naman Mateo sa pag-handle ng CD. Pwedeng medyo sensitive pa naman yung mga CD. Kasi may experience ako dati. Kasi last kong PlayStation is PlayStation 3. No? Ganyan din actually yung ano ko. Wala akong pakialam sa box ng sa CD. So, akala ko ganun-ganun lang. Nilapag ko lang sa isang tabi. Kasi naka-box naman. Ang nasa isip ko, secured yung CD. Tapos yung one time, parang nabitawan ko yung box. Pagbukas ko nung box, may crack na yung CD. Kaya medyo sensitive yung mga CD. Mahal pa isa niyan, di ba? Parang 2,000 plus ang isa, di ba? Depende sa laro. Secret papers. Okay, papers. So, I'm guessing sponsored? I just want to tell you guys a little something. Ooh. The last bakit sa ilalim, bro? PlayStation I've ever had in my life was the PlayStation 1. That was like when I was 8 years old, 9 years old. After that, I never had a PlayStation ever. So yun, ang sabi niya, last niyang PlayStation is PlayStation 1. Feeling ko, hindi siya updated sa mga laro or hindi talaga siya updated sa games. Kasi kung alam kung medyo updated siya, I'm sure hindi na siya bibili ng PlayStation 4. Eh. So, I'm not really good in unboxing. This is my first unboxing video. Ooh. What does it say? 2 years Sony Philippines warranted, please keep the sleeve for extended warranty service. I just broke it. Sorry. Anyways. Yep, I'm not good. So yun siguro yung isang reason ko bakit ang daming nagre-react. Kasi nga, pinulit niya yung box which is yun yung sign ng warranty. And nakita naman natin sa itsura niya, naapektuhan din siguro, nagulat na lang siya. Well, sabi niya nga, well anyway, nag-sorry din naman siya na hindi niya siguro nakita or nabasa. Warranty, pinulit ni Mateo. Kahit akin na lang sana yung karton, no? Yun siguro yung isang reason kung bakit nagre-react yung mga tao, yung una warranty. Kasi kung normal ka lang naman talaga na tao, importante yung warranty. Di ba? Well, ibang tao, hindi naman normal na tao si Mateo eh. Sobrang yaman eh ito. Continue. Unboxing, this is my first time, so maybe later I can learn. Alright. PS4, baby!
Yeah. We sold as a bundle with software only. So, ilang na? 1 terabyte. 1 terabyte na. Kaya 'yung pinakamahal. Yeah, so again, my PlayStation was PlayStation 1 when I was around 7, 8, 9, 10 years old. PlayStation 1. And I remember 1. I had so many games. So many games. Ta-da. Ooh, comes with God of War. I heard God of War was such a really nice game. Everybody's been playing this game, God of War. Kung sobrang fanatic ka ng PlayStation, kilalang-kilala mo yung God of War. Pero yun nga, sabi ni Mateo, parang di siya masyadong familiar sa God of War. So, hindi nga siya ganun ka-updated. Awesome. Oh, The Last of Us. Dude, it's just like a, to be sold as a bundle. Ooh. Pretty. Yun, by his reaction sa Last of Us, parang di rin siya familiar. Pero, for your, sa mga nanonood dyan, yung The Last of Us, nanalo yun ng Game of the Year dahil sobrang ganda nga. Nalaro ko yun sa PlayStation 3. Sobrang ganda nun, guys. Just help unbox. Ang kulit ni Mateo. Pagkakuha ng controller, boom! Na-smackdown na naman niya. Ang hilig mong balibag niya ito ni Mateo. Hindi safe ang CD tsaka controller sa'yo, bro. I don't really like reading instructions. I just try to experiment. So, nilalibag na naman. We've got our PS4. Dandan. There. Dan. No. Okay. Headphones. Yun. Ang sarap ng feeling ng nag-unbox. So para sa akin, isa yung sa mga best experience pag bumibili ka ng mga gamit like cellphone, sapatos. Parang ano, kasama yun sa binayad mo, yun, yung unboxing. Kasi ang sarap sa feeling, ano yung plastic. Tinatanggal mo yung plastic, yung cover ng cellphone. Like for example, yung sa screen. Ang sarap ng... Tsaka yung amoy, yung paglabas ng... kunyari, ilalabas mo yung item sa box, no? Yung amoy, di ba? Parang nakaka-addict yung amoy, you know? Now it is time to go to the TV room and install this and play. Alright guys, thank you very much for watching my first ever unboxing video. Okay, napanood na natin yung video. And then syempre, pag may video na in-upload, may magre-react. At yung mga reaction na yun, hindi lahat positive. Siyempre, may negative. Laging dalawang side. Ang daming na-triggered. Basahin natin yung mga nag-react na yun. So, meron dito nagsabi, this should be renamed as a durability test vid. Makes sense. Kasi pinagbabaksak na yung mga controller. You know? So, talagang durability test yun. Loko. So, yun, meron dito na nakarelate ako. The way he puts the console and controller down gave me anxiety attacks. Well, parang ganun din yung nangyari sa akin kanina. Kasi kada baksak niya nung controller, parang medyo nagulat din ako. And then yung ilalapag niya na yung console, kinakabahan ako na baka ibaksak niya rin. Nagka-anxiety attack talaga yun. Shows how much you value and treat your stuff. Now I know why Sarah's mom doesn't like you. Lol, joke. Grabe ka naman, bro. May ano, personal attack. Huwag ganun. Okay, naiintindihan ko kung medyo na-triggered kayo sa pag-unbox niya kasi medyo hindi nga smooth. Pero wala naman sanang ano, mga personal attack. Kasi personalan na yun eh. Kung katuwaan lang, di ba? Wala na sanang personalan. Grabe naman yun. Yun yung mga negative reaction. Basahin naman natin yung mga hindi nakakaintindi ng mga reaction ng mga tao na nagagalit or na-triggered. So meron dito, panay husga sa unboxing ni Matt. Kala mo naman hindi dali-daling pinunit yung Christmas gift nung Christmas party. Ha? Huh? Tignan mo to. Isa to sa mga taong nagre-react ng walang alam. Kaya yung mga tao nagre-react doon sa pag-unbox ni Mateo. Kasi yung box na yon is warranty yun, pare. Pagka nasira yung PlayStation mo, pwede mong paayos. Nakita mo yung napunit doon, yung binasa ni Mateo, di ba? Wala namang warranty yung mga Christmas gift natin, di ba? Pag hindi mo nagustuhan, ibabalik mo doon sa nagbigay, di ba? Hindi. Hindi mo alam, no? Eh, react ka lang ng react, eh.
Pera niya yan eh. He didn't do anything wrong. Bakit natin patakay laman? Wala namang rules sa unboxing. Oo, wala naman siyang maling ginawa. In his defense, no, kay Mateo, sabi niya is first time niya mag-unbox. Hindi niya siguro alam yung tamang way ng pag-unbox na nasa-satisfy yung mga tao. Kasi, kaya naman pinapanood ng mga tao yung mga unboxing. Kasi may satisfaction nararamdaman yung mga tao dun eh. Para bang, imagine mo kumain ka ng comfort food mo. Di ba pag kumain ka ng comfort food mo, parang nawawala na yung mga sakit mo or asaya mo. Parang ganun din yung mga tao nanonood ng unboxing. Nasasatisfy sila dun eh. And then meron pang isa dito, kung wala kayong pambili, mamatay kayo sa inggit. Unboxing lang yan. Dami yung issue sa life, nangingialam pa kayo sa buhay ng iba, haha, hello Philippines. Again, kaya maraming nagre-react doon sa video nga ni Mateo, hindi dahil sa wala silang pambili. I'm sure yung mga nagre-react ng negative, ito yung mga naka-experience na magka-PlayStation, ito yung mga may pambili talaga, kaya alam nila. Kasi kung wala ka namang alam sa PlayStation, wala ka namang pambili talaga, bakit ka pa mangingialam, hindi mo naman alam yung PlayStation, hindi mo talaga papanoorin yung video ni Mateo. And so kaya nagre-react yung mga tao in a negative way, kasi alam nila. Okay, meron silang PlayStation, may pambili sila. Okay, so yun yung mga reaction nila. Siyempre, may positive and negative. In Mateo's side naman, sabi niya nga, first time niya yun na mag-unbox ng PlayStation. Kaya, chillan tayo guys. Okay, pagbigyan natin si Mateo. And syempre, hindi niya rin siguro alam na may warranty dun sa box. Kaya ganun. And nakikita ko sa galaw ni Mateo, no, isa siya sa klase ng tao na, alam mo yung ano, medyo mabigat yung kamay. Yun yung napansin ko lang sa video. Hindi ko siya ginajudge. Yun lang yung nakikita ko sa video. So, feeling ko ganun siya. Kaya, ganun na lang yung pagbaksak-baksak niya ng gamit. Pero hindi niya sinasadya yun, I'm sure. Parang yun lang talaga yung the way his body works. Diba? Gagawin niya na ng maganda yan next time, I'm sure. That's it guys, yun lang naman. Kung nagustuhan nyo or agree kayo sa sinabi ko, please hit the like button and comment down below kung anong masasabi nyo dun sa mga sinabi ko or dun sa video ni Mateo Guticelli. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe na kayo. And sa mga subscribers ko na dyan, maraming salamat. Yun lang guys, keep safe. Ingat kayo dyan. Iwasan magkasakit. Okay? So once again, this is Joshon Point. See you next time. Una kang makita, hindi ko inakala. Na ikaw ang babaeng nakagan. Malayong tingin, hindi ko pansin na meron pala.